Ang Pilipinas nga ba ngayon mga sangkay ay nasa bingit na po ng isang delikadong sitwasyon na anumang oras ay pwedeng mangyari ang salpukan ng China at Pilipinas na hahantong sa digmaan. At delikado po ito kung mangyayari mga sangkay. Ngayon, ito kasing bagong pulisiya ng ating pamahalaan tungkol po dyan sa West Philippine Sea or sa ating teritoryo ay inalmahan po ng mismong kapatid ng ating presidente na si Amy Marcos. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin kasi tumintindi po ang sigalot. Ang tanong dito, ito nga ba ay makakabuti sa Pilipinas o ito po ay magdudulot ng isang delikadong sitwasyon na pwedeng humantong sa digmaan? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At eto nga po mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking usapin tungkol po sa sinabi, siniwanat ni Amy Marcos, mga sangkay, tungkol sa bagong polisiya ni BBM. Na ito rin po ang aking tanong, mga sangkay. Ito kaya ay hindi delikado sa ating bansa? Anyway, guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all, okay? Dahil dito 1.18 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Ayan o, so kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang inihintay mo? Sa mga nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan i-follow ang ating Facebook page. At eto guys, may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sundan nyo na lamang, may ginawa po akong video. Gawin nyo po ito ng actual, okay? Habang kayo ay nanonood mga sangkay, makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas kagaya po nitong sample picture or video na nakikita nyo. Okay? Check nyo na lamang sa inyong mga cellphone. Meron po yan, tatlong tuldok sa itaas. Pindutin nyo po yan. Pag napindot nyo na, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. Okay? Yun lang mga sangkay. Ganun lang kasimple. I hope na nasundan nyo. Ngayon, ito mga sangkay, pag-usapan mo natin ito kasi laking usapin ito ngayon eh. Ayon po kasi dito, itong si Amy Marcos, sinabi daw po na itong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan ay posible di umanong magdulot sa mas malaking problema sa Pilipinas at delikado. At wala po tayong ibang naiisip dyan kundi ang digmaan. At ngayon, mga sangkay, nalaman na rin po ito syempre ng China at ito nga po yung kanilang reaksyon. Sabi ng Beijing, Philippine policies on South China Sea will not impact China's maritime rights. So wala daw po magiging impact. 什么样的政策都不得影响中国的领土主权和海洋权益。我们希望菲方遵守自己的承诺。 Okay, so yan po ang opinion, statement ng China. Ngayon, balikan po natin ito mga sangkay. Ano nga ba ang sinabi ni Amy Marcos? Bakit nag-aalala siya? Kasi, alam nyo, konting mali lang to guys. At pwedeng mangyari yung digmaan at any moment, pwedeng mamaya, bukas, sa makalawa, sunod na buwan, susunod na mga buwan, or susunod na taon, mga sangkay, kung hindi po tayo mag-iingat. Ito, panoorin mo natin. Philippine President's sister believes his administration is courting danger with its maritime policies. But the government vows to exhaust all diplomatic means to defuse the country's maritime tensions with China. Bianca Daba has tonight's top story. Senator Amy Marcos expressed opposition to any move by the Philippines in its maritime row with China in the West Philippine Sea that will endanger the Filipino people. Mm-hmm. In a statement on Monday, Marcos said emotion rather than reason has prevailed in Manila's maritime conflict with Beijing. The senator urged Filipinos to be strong amid these challenges, reminding everyone to have a calm mind, a mild demeanor, and calculated decisions. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya asserts the country will exhaust all diplomatic measures to resolve tensions in the West Philippine Sea. Marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover
multi-dimensions. And this is one aspect of that. Malaya also clarified that the newly reorganized National Maritime Council will not only focus on issues in the West Philippine Sea. The last act, naka-focus lang tayo sa West Philippine Sea. Mm. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rise, nasa yes. east side ng ating bansa. Nasa north side natin, sa Batanes, no? Sa south, yung facing Indonesia and Malaysia. So lahat po ng lugar na yan requires maritime domain awareness. On Sunday, okay. So ito daw na bagong policy ng ating pamahalaan mga sangkay. So hindi lang po siya nakafocus sa lugar na may sigalot ang Pilipinas at China. Kasi marami pong nagki-claim diyan mga sangkay, okay? Diyan po yung Malaysia, Vietnam, andiyan yung Taiwan. So Brunei, I think Brunei mayroon din po ata sila mga sangkay, hindi ako nagkakamali. So marami po diyan nagki-claim, no? Na kailangan po maging aware ang lahat ng mga kababayan natin kung ano po ang magiging action regarding dyan. Yun ang tinutukoy. Pero, tignan po natin kung ano po talagang totoo tungkol dyan. President Ferdinand Marcos Jr. signed Executive Order No. 57 creating the National Maritime Council, which will be headed by Executive Secretary Lucas Bersamin. Mm-hmm. It will be composed of several government agencies and will be responsible for formulating policies and strategies that will safeguard Philippine waters. Beijing, meanwhile, is shrugging off the Philippines' latest move to boost its maritime security. The Chinese Foreign Ministry also urged Manila to manage the maritime row through negotiations. Negotiations na naman. Tapos kapag ka ang problema dito sa China kasi, kapag ka mayroong usapan, hindi naman tumutupad sa usapan. Ang problema sa kanila eh. Merong usapan tapos hindi tutupad sa usapan. So wala lang din. Hindi, kaya nga siguro ata itong si Bongbong Marcos biglang kumambyo eh. Kasi 'di ba, nung first quarter mga sangkay ng kanyang panunungkulan as president, nakita po natin na dikit po ang Pilipinas sa China. At kung pagbabasihan po natin yung mga statement ni BBM during the campaign and even before, mga sangkay, wala pa po siya sa kampanya bilang pangulo. Ang stand po talaga niya yan, kailangan mag-usap ang China at Pilipinas. Tropa talaga, mga sangkay. Pero, pambihira ang nangyari kasi. Bigla na lamang po tayo nagulat, no? Biglang nag-iba po ng foreign policy si BBM. Siguro mga sangkay, nakita niya dito na hindi matino kausap tong China eh. Ayoko makipag-usap sa inyo. Eto, maninindigan ako. Tapos biglang cambio sa Amerika. Stop instigating foreign forces to intervene in South China Sea affairs and return to the right track of properly managing the situation through negotiation and consultation. We should shoulder our due responsibilities for maintaining peace and stability in the South China Sea. Security analyst Dr. Chester Cabalza believes... Di mo alam kung anong totoo sa sinasabi ng mga Chinese eh, no? The recent incidents of harassment by China may have pushed the Marcos administration to take another step in protecting Filipinos in the West Philippine Sea. Cabalza added, the Philippines is in the right direction in partnering with seasoned maritime partners and like-minded nations. Bilateral meeting, and hopefully the reason, I think our intention of this is to build a stronger collective alliance and to campaign for the maritime rule norm so that China, if convinced with this norm, will also be classified to follow further. The China-Philippine maritime dispute took a confusing turn after former presidential spokesperson Harry Roque revealed former President Rodrigo Duterte had a gentleman's agreement. Okay. So ayan mga sangkay, medyo alam naman na po natin yan, no? Balikan lang po natin yung sinabi ni Amy Marcos. Andito yan eh. Ayan. Emotion rather than reason has prevailed in our maritime conflict with China. And this is leading us down a dangerous
path that will cost us more than just Filipino pride. So dito mga sangkay, medyo kabado po itong si Aimee Marcos sa mga aksyon ng ating pamahalan. I think hindi ito mga sangkay, hanapin ko lang. Mayroon pa po siya ditong mas klaro na sinabi po dito na nag-aalala po siya sa anumang posibleng kalabasan nitong aksyon ng Pilipinas. Itong bagong pulisiya kasi, ito yung tinutukoy dyan mga sangkay, na nag-aalala po itong kapatid ng presidente natin na baka daw po mga sangkay humantong tayo sa isang mas malaking sitwasyon na hindi po natin kaayanin. Wala naman pong iba dyan mga sangkay, kundi itong ikatlong digmaan pandaigdigan na just in case na mangyayari. Kasi sinasabi po talaga na possible na mga maganap ito sa Pilipinas at magiging battlefield na naman po ang ating bansa. Diyos mio marimar. At mag-uumpisa daw po yan mga sangkay doon sa West Philippine Sea. Ngayon, marami sa mga eksperto din sinasabi na tamang sinasabi ni tamang pulisiya ni BBM. Kaya mga sangkay, dito nagkakaroon po ngayon ng usapan ng mas malalim kung ano nga ba ang maidudulot itong aksyon ng ating presidente o ng administrasyon na to. Ito ba ay makakabuti sa Pilipinas o baka dalhin tayo na ito sa digmaan? Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po doon? I-comment po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po tayong meron po akong isang YouTube channel guys. Ito po. Makikita nyo po yan sa YouTube. Hanapin nyo na lang. Then, pag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, click ang bell, at click nyo po yung all. Maganda po yung topic natin dito. Marami po kayong matututunan, okay? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.